Nagsagawa ng training and seminar ang Cavite Mission sa pamunguna ng NDRIEL, Sabat School and the Personal Ministries Department. Doon ay sumailalim sa pagsasanay ang mahigit 70 NDRIEL coordinators and Sabat School leaders upang mas mapagbuti ang kanilang paglilingkod. Balita hatid ni Samuel Fuentes. Mahigit sa 70 leaders ng mga lokal na iglesia dito sa Cavite Mission ang dumalo sa I Will Go Equip Me to Serve training seminar na inorganisa ng Cavite Mission NDRIEL, Sabat School and Personal Ministries Department para sa mga personal ministries at NDRIEL coordinators at 2x2 missionary partners. Nais natin na dalhin ng ating mga delegado sa kanilang pag-uwi mula po sa atin pong pagsasama-samang ito ngayon pong araw ng Sabat na ito ay para po i-broadcast nila sa mga kapatid. Iproklama rin nila kung ano yung kanilang natutunan dito. At higit sa lahat, ibalita nilang ang gawain ng iglesia ay magpapatuloy sa pamamagitan ng paikisangkot ng lahat ng mga kaanib sa iglesia. Ang ating dalangin ay maunawaan ng bawat isa kung ano ang kahalagahan ng pakikisangkot sa paglilingkod. At ang pakikisangkot, hindi kinakailangan na ikaw ay napakahusay na halimbawa sa pagbibigay ng Bible study, kung ano ang kaya mong gawin. Ating itong dalhin sa Panginoon at kanyang pagyayamanin ang anumang pwede natin gawin. Ito ang ating ang isinusulong kasi, ang TMI, Total Member Involvement. At hindi lamang yun, Totally Involved Member ang gusto rin natin isulong. Na ang lahat ay lubusang nakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Natutuwa ako na na-bless ako sa pag-attend ko dito. Natutunan ko rito yung mga dapat kampanan ng isang miyembro ng Adventist. Di ba meron tayong The Great Commission, yung Three Angels Message, at saka yung tungkol sa pagmamahal sa kapwa. So dito natutunan ko na kailangan talaga ay ipakita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang isa sa natutunan ko ay patungkol pa rin sa fruit of the Holy Spirit, na yun talaga ang pinakamalaga, ang love, ang pag-ibig. So, hindi tayo hahayo sa banal na gawain ito kung wala tayong pag-ibig na ating dadalhin sa ating kaluluang, ang isang kaluluwa sa paanan ng Diyos kung walang pag-ibig. Mula rito sa Silang Cavite, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News.